So ayan, welcome nga pala sa aking YouTube channel. So ngayon, mag-unboxing muna tayo. Welcome nga pala sa aking YouTube channel. At ito ang... So ayan, every Wednesday, magpupulos ako ng video tungkol sa welding, DIY projects, and everything in between. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and share. So ayan, welcome pala sa aking YouTube channel. So ngayon, mag-unboxing muna tayo ng aking bagong biling handheld screwdriver. So ayan, ito po ang packaging ng aking bagong cordless na screwdriver. Greenfield. Sabi niya rito ay built for professionals. Professionals na bagagamit. Para daw siya sa disassemble, installation, at saka repair. So, ang unang tanong ay magkano? So, ang price niya po ay, saan po nakalagay? 1,700. So since naka-sale siya sa Robinson, sa Handyman, ang binayaran ko lang po ay 1,190 kasi 30% off sale po siya. So yun, so ano pa nga ba sabi dito, ang features niya ay ergonomic handle, soft grip, so malambot daw yung ano, yung hawakan niya, forward and reverse, rechargeable lithium battery. Meron din siyang 6 pieces na S2 bits of different needs. So yung mga talim niya yun, meron siyang 6 na piraso. Positive and negative can be operated with one hand. So one hand lang siya. Easy to operate, malamang. So yeah. Yan yung packaging niya, parang glue gun. Diba? So buksan na natin. So ang kasama niya ay meron siyang charger. So ang charger niya ay pares na lang sa cellphone, USB 2. So wala lang siyang charger mismo, yung pinakaulo ng charger, pero kable niya pares lang. So sabi rito, and Greenfield. So meron siya ng instructional manual. So yan, tingnan natin. Oh, maganda lang siya. Maganda siya, ito yung ano nyo. Yung parang kasama sa packaging niya. Parang baril. So yun. So, reverse. Ilaw. Naka-on siya, automatic. Ito yung ano, yung yan. Pag pinilip yung ito, yan, ito yung left side. Pag nakalabas siya sa right side, reverse siya. So pwede siyang nasa gitna, nakalock, at pwede siyang pupuntahin sa kabilang side, which is yung normal counter, clockwise. Clockwise po siya. Dito yung counter clockwise. Okay. So, yan po, automatic. Pag pinindot niya siya, magkakaroon siya ng sisang din yung dalawang ilaw niya. So, ang masayang part dito ay ito pong likod. Nandito po yung drill bit. So, ayan. Diba?
Yan po yung drill bit niya. So meron siyang anim na parang alam niyo sa ano, sa revolver na baril. So ayan, kukunin niyo yung bit na yung extension niya. Isutan siya. See? Ano? Isutan. So itong extension pag nilagay niyo po dun, para siyang design. Diba? Parang design. Tapos pag iluwa mo yung extension, so isutan na siya. Para na siyang magasin ng revolver na barrel na Colt na 45 na Colt. So anim. Kuhain niyo lang siya. I-unit natin to. So hindi naman natin gagamitin yung extension. Ayun yung kakalabasan. Pag wala siya, pabalik niyo lang. Tapos screw. So kumuha ko ng isang drill bit. So since nakalock, unlock natin. Clockwise, counterclockwise. So maganda siya. Magaan para sa akin ha. Magaan siya. Ano ba ito? So, ano pa nga bang susubukan natin? Titestingin na natin kung gano'n siya kalabas. Actually, yung nakalagay dito, kung ang power niya ay 4.2 volts. So, ang 4.2 volts. So, malakas siya. Kumpara sa ibang ordinaryong ano, ordinaryong screwdrivers. Screwdriver po ito ha. Hindi po ito drill. So, ayan. Ito yung power indicator niya. So, pag nagkabit ka ng battery, ay, ng charger, iilaw po yan. Makikita nyo kung ano. Kung nag-charge. Makikita nyo po dyan kung nag-charge. So, dito po sa ilalim yung anong kapitan. Ay, may takot. So, may bagong laro na si Daddy. So, testingin na natin. Testing natin. Although lahat naman ang nakalagay rito, siguradong kaya-kaya niyang gawin. Pero, may isa akong pang demo na hindi ko isasuggest na gayahin nyo or gawin nyo rin sa inyong mga screwdrivers, no? Sa mga handheld screwdrivers nyo. Huwag nyong gagayahin ha, kung wala kayong tiwala, pero i-demo ko pa rin sa inyo since lagi akong gumagawa ng mga shelves at saka ng mix ng shelves at saka mga plywood. So, susubukan natin i-screw with plywood at tubular na bakal. Okay? Ngayon po, meron ako ngayong tatlong tornilyo. So, black screw. Ayan po. Black screw. So, ito po ay bakal tapos plywood. So, hindi ko po isasuggest na gayahin nyo to sa mga
screwdrivers nyo, pero ito po kasi yung ginagamitan ko nito. Since lagi po ako naggagawa ng mga gantong shelves, so ano siya, combination siya ng plywood. It's either mas makapal na plywood or mas malaking tubular, pero in the end tornilyo, kahoy, plywood at saka tubular pa rin sila. So yun ang tetestingin natin ngayon. Testing natin na kain lang natin yung sukat, tamang sukat ng ano. Nakita nyo, pumasok, di ba? Plywood at saka tornilyo, tapos bakal. So, isa pa. Baka hindi kayo maniwala. See? Yan lang. Pa. So yun, mabagal lang siya pero malakas siya. Ayun ang maganda pag handed screwdrivers lang, hindi kagaya ng drill. Kasi pag drill, sobrang bilis, tapos sobrang, although syempre, kaya-kaya ng drill yun. Pero pag handled screwdriver lang, hindi siya mabilis, pero malakas yung ikot niya. So, kaya-kaya niya, kahit medyo mabagal siya, iikot pa rin siya. Yun lang ang pagkakaiba nun. So yun, okay na po tayo sa demo. So yun po, tapos na po ang ating unboxing at saka demo na rin. So kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, sana nag-like po kayo at nag-share. Mag-iwan rin po kayo ng comment at sasagutin ko po yun right after na umabasa po. Thank you po sa panonood.